totoo bang balak mong ilipat ng eskwelahan si Binoy? Hindi ka makasagot. Totoo bang ililipat mo ng eskwelahan ng anak ko? Oo, balak namin ni Francis. Pero pag-uusapan pa ninyo yun, di ba? Yun naman ang dapat, di ba? Bakit ba lagi mo kami pinangunguna? Bakit hindi mo manahintay mag-usap kami ni Francis bago ka kumuha ng kung ano-anong dokumento? Agnes, doon naman pupunta ang lahat. You know what? If I were you, I would put my insecurities aside. Para naman kay Binoy to eh. Unless you want him to end up like you. Isang squatter. Hoy! Nagsisikap ako para mabuhay ko ang anak ko. Hindi ko kailangan ng pera niyo ni Francis para mapabuti si Binoy. Bakit hindi ka ba mag-anak, ha? Para yung sarili mong anak ang pinagkakaabalahan mo! Agnes, watch your words. Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi ka magkaanak. Kaya inaagaw mo yung anak ko. Walang magawa yung pera mo para maging nanay ka. Kasi hindi mo matanggap na hindi ka magkakaanak kahit kailan. Ah! How dare you! Papaawa? Ha? Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko, ah! Oh, you deserved it. Alam mo ba kung gaano kasakit na sabihin na wala akong kwentang babae kasi hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko? Sinabi mo yun sa kanya? Nasabi ko lang naman yun. Kasi sumusobra na yung asawa mo, eh! Sobra-sobra niya akong bastusin, eh! Bakit ano bang ginagawa niya sa'yo? Kumuha siya ng dokumento sa eskwelahan ni Binoy. May balak pala kayong ilipat siya ng eskwelahan, hindi mo man lang sinasabi sa akin. Francis, di ba napag-usapan na natin to? Ha? Napag-uusapan muna natin ang lahat bago ka magdidesisyon? Bakit ba lagi tayong pinag-uunahan ng asawa mo? Hoy, ikaw ah. Nung una nananahimik ako. Pero sumusobra ka na. Sobra ng pang-iitsipwera mo sa akin. Nasasaktan din ako. At karapatan kong magalit dahil ako ang ina ni Binoy. Kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit ako nagkakaganito.